kilala sa CAD, CAD, no? CAD. Ito po ay madaling ipaliwanag, no? Kasi doon pa lang sa pangalan, naintindihan na natin, eh. Halimbawa, coronary. Pag sinabing coronary, ang pinag-uusapan, puso. Corazon, di ba? Then, artery. Ibig sabihin ng artery, yung ugat na nagdadala ng dugo, papunta sa iba-ibang bahagi ng ating katawan. So, ang dugong dinadala niyan ay yung dugong may oxygen, fresh blood na tinatawag. Kumbaga, punong-puno ng oxygen na nanggaling sa baga, galing sa puso, at ikakalat sa buong katawan. So, pag sinabing disease, edi may sakit. So, may sakit ka sa ugat mo sa puso. Abay, ganun lang pala kasimple, no? At nakalagay na rin doon na sa pangalan, sa coronary artery disease, kung anong mangyayari sa'yo pag matigas ang ulo mo. Mawawala yung salitang disease, mawawala yung salitang artery, saka mawawala yung re dun sa corona. So matitira na lang corona. O, di ba? Di ba? Ibig sabihin, nakalagay, di ba? So dun mismo, nakapaliwanag na. So nagiging problema lang natin, kung matigas ang ulo ng pasyente, eh pwedeng humantong to sa heart attack. Sa madaling salita, maski may coronary artery disease ang isang tao, kung ito ay naingatan, kung ito ay napigilan, naiwasan na lumala, maaaring nandyan lang yan, pero wala magiging pinsala at walang mararamdaman ng isang tao. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay, ano kayo mga posibleng maramdaman? Bakit ba nagkaroon ng ganitong problema? Ano yung mga dapat gawin para makaiwas na lumala ang kondisyon? At ano kadalasan ng mga payo ng doktor? So, ito yun yan, number one. So, pag sinabing coronary artery disease, nagkaroon ng problema sa pagdaloy ng dugo sa puso. Dalawang pwedeng maging dahilan. Unang-una ay pagbabara ng ugat. Pwedeng nagbara yung ugat nyo dahil sa dugong namuo na tinatawag na blood clot. O kaya pwedeng nagbara dahil sa cholesterol deposit o yung mga taba na mga sebo na nagbara. So, walang pinagkaiba yan sa ano, halimbawa sa tubo ng nawasa na nagkaroon ng konting kalawang at kumapal ng kumapal yung kalawang, okay, nagkaroon ng lumot, eh natural, kukonti yung tubig na makakadaan doon. So, ganun din po ang nangyayari sa ating ugat sa puso. So, pwede naman na ang ugat nyo naman, walang bara, pero ang dugo nyo malapot. Eh, paano ba lumalapot ang dugo? Well, unang-una, yung kulang sa pag-inom ng tubig. Yung taong under stress, lumalapot ang dugo. Mga pagkain na nagpapataas ng taba sa inyong dugo, yung tinatawag na triglyceride. Kaya yung cholesterol saka triglyceride, mahalagang pa-examine natin yan dahil ang cholesterol, yan yung pagmataas, lalo na yung bad cholesterol, yan yung nagbibigay ng pagbabara sa inyong ugat. Ang triglyceride naman, pagmataas, ito naman yung nagbibigay ng paglapot ng inyong dugo. Isipin nyo po na ang dugo nyo ay parang ketchup. Eh di, napakalapot nun, di ba? Haluin nyo po ang isang basong tubig tsaka isang basong ketchup. Ano bas nagbibigay ng mas matinding puwersa? Di syempre, yung malapot na ketchup, di ba? So imagine nyo ngayon na yung dugo ninyo kasing lapot ng ketchup dumadaan sa ugat nyo na ang bumobomba puso. Eh natural na puwersa yung puso nyo mas bumomba ng mas malakas, mas puwersado para kumalat ng dugo. Eh ang nangyayari dyan, kinakapos na yung bandang paa natin. Kaya karamihan ng mga pasyenteng may mga problema sa puso, either nagkakaroon ng manas sa paa, o kaya hawakan nyo yung paa, lalo na pag madaling araw, malamig. Ibig sabihin, pag nakahiga ka, mas hindi dumadalo yung dugo nyo. So pagdating sa pinakadulo na dapat rasyonan ng dugo, which is yung paa natin, yung talampakan, eh makikita nyo, nanlalamig. At mapapansin nyo rin, yung kuko, medyo umiitim. Ibig sabihin na yan, nagiging cyanotic, no? Ibig sabihin, kinakapos ng oxygen, kaya nangingitim yung lugar. Maaring reversible, maaring maayos pa natin yan, pero kung ito'y matagal na, bukod sa pangingitim, mapapansin nyo, parang nabubulok dahil kinakapos ng dugo. Eh, itong tinatalakay ko, siguro yung mga diabetic na nakikinig, tingnan nyo na muna yung paa nyo, tingnan nyo muna yung inyong kuko sa paa, at pansinin nyo po yung inyong binti. Yung harapan ng inyong binte, makintab na maitim. Ibig sabihin yan, eh, pumapangit ang pagdaloy ng dugo nyo at senyalis na yan na maaaring may komplikasyon kayo dulot ng sakit na diabetes na tinatawag na arteriosclerosis o paninigas ng ugat kung saan pag matigas ang inyong ugat, hindi rin makadaloy ang dugo ng maayos.
So, mahalagang pag-usapan to dahil ito pong mga panahon na ito, habang nag-uusap po tayo ngayon, sigurado ko meron pong naghahanda para sa Christmas party mamayang gabi. Sigurado ko kaninang tanghali meron pong nag-party na may lechon, may kaldereta, baka may hamon pa yan, keso de bola, at pag may nalas-malas po tayo, baka nagiinuman pa yung mga lalaki dyan. So, pag pinagsama-sama natin lahat yan, isa lang ang paruroonan, itong lecture na ito. Okay? So, fatty deposit. Pag yung inyong ugat ay nagkaroon ng mga deposito ng mga taba, ang tawag dun sa taba na yon na nakabara sa inyong ugat ay Ate Roma. Ate Roma. Abay, parang si Ate. Ate Roma. Pero ang spelling po nung Ate Roma, A-T-H-E, as in Ate, then Roma, R-O-M-A. So, ito'y nagbibigay ng pagkipot ng daanan ng dugo kung saan man yung ugat na naapektuhan. Ang tawag dun sa pagkipot ng ugat na yan, ang tawag aterosclerosis. Aterosclerosis. Yan. Ngayon, ang tanong, ano po ba o sino po ba ang mga kadalasan nagkakaroon ng ganitong problema? Ito ba'y namamana-mana? Abay, opo, namamana-mana po yan. Kung ang inyong magulang, ang lolo at lola ay meron pong ganitong problema na inatake sa puso, eh pwede po niyong mamana yan. Dahil ito ay namamana-mana na tinatawag na hereditary. Eh, sana yung kayamanan ng pinamana, no? Puro sakit eh, no? Alam niyo, pinamanahan ako ng tatay ko. Oh, ano? Hati tayo! Eh, atake sa puso, tsaka ano po, yung cancer, yung mga ganyan. O sige, sa'yo na lang. Pero alam niyo po, yun ang isang reality na hindi natin mababago, yung lahi. So, may kinalaman sa lahi. Pero mas common yung mga lahing puti, mga kano. Ay, kita nyo naman mga kano, lalaki ang breakfast niyan. Eh, siguro burger with french fries kadalasan, no? Eh, yun talaga. Minsan may kinalaman sa lifestyle, sa kinakain. Yung person's lifestyle ang pinakamatinding contributor netong problemang ito. Halimbawa, under stress, palagi maintang ulo, type A personality, yung palaging go, go, go. Yung wala ng pahinga-pahinga. Walang tulog. Tapos yan yung mga minsan mainitin ng ulo, galit palagi. Sila yung mga taong hindi na wala na raw panahon para kumain ng maayos. So kakain na lang yan ng mga fast food. Yan yung mga tao na pagpalagay natin palagi na lang kumakain ng mga junk food. Ito yung mga tinatawag natin lifestyle na pwedeng baguhin. Yung paninigarilyo, pag-inom ng alak, yan po yung mga bagay na pwede naman nating alisin. Unfortunately, yan ang number one na dahilan kung bakit humahantong sa ganitong sakit. Mas konti pa nga yung dahil sa lahi. Mas marami na may kinalaman sa maling pagkain at kakulangan ng ehersisyo. Mas common sa lalaki ang pagkakaroon ng coronary artery disease. Pero pagtungtong ng babae ng menopause, pantay na po ang tsansa na magkaroon ng babae at ang isang lalaki ng tinatawag na coronary artery disease. Yung mga naninigarilyo, times 2 ang tsansa na magkaroon ng coronary artery disease o pagbabara sa inyong ugat, sa puso. Lalo na po kung kayo naninigarilyo at nasamahan pa ng pag-inom ng alak. So, ingat po. Kung kayo may alta presyon at may sakit na diabetes, dapat kontrolado po itong dalawang to. Dahil nalaman na yung mga may alta presyon at may sakit na diabetes ay nagkakaroon din po ng pagskipot ng ugat. So, yung mga nakikinig sa atin na sinabihan na ng doktor na inumin mo yung gamot na yan for maintenance sa iyong blood pressure, ibig sabihin yan maintenance ay habang buhay inumin. Yung iba, sinabihan na ng doktor, habang buhay mo inumin yan. Dok, mababa na yung blood pressure ko, inumin ko pa yan. Habang buhay nga pag inom yan eh. Eh, Dok, di ba pwedeng tanggalin? O sige na nga, tanggalin mo pagpatay ka na. Yan. So, minsan pag sinabing habang buhay, pareho din po yun sa salitang hanggang mamatay. Medyo mas masakit lang pakinggan yung salitang hanggang mamatay, pero pareho lang po ibig sabihin nun. So, ano pa? Kung kayo'y overweight, dapat bawasan na po ang inyong timbang. Kung kayo po'y nagtatrabaho, pero ang inyong trabaho ay paupo-upo lang, nasa call center ka, pagkatapos puyat ka na, lalabas ka na nga ng madaling araw, tapos magtotoma pa kayo ng mga katrabaho mo bago umuwi, eh, dinadagdagan nyo lang po yung inyong risk factors na tinatawag. Then, kung mataas mo ang inyong cholesterol at triglycerides sa dugo, lalo na kung mataas ang bad
at mababa ang good cholesterol, umpisa nyo na po na mag-dieta at mag-exercise. At kung kinakailangan uminom ng gamot, base sa payo ng inyong doktor, sundin nyo po yan. So ngayon, ang tanong, ano pong dapat gawin ng isang tao may coronary artery disease? Unang-una, mas madaling iwasan kaysa gamutin. So once na wala kayong coronary artery disease, sa pamamagitan ng ECG, ng 2D echo, nakita naman maayos po ang puso nyo, hindi nangangahulugan na pwede ka nang kumain ng kung ano-ano. So ibig sabihin, prevention pa rin, bigyan nyo ng mas matinding pansin kaysa gamutan. Madaling sabihin na prevention is better than cure. A pound of, a pound of prevention is better than a, an ounce of prevention pala is better than the pound of cure. Ganyan kayo ng ganyan, pero hindi naman kayo talaga nag-iiwas sa sakit dahil sige kayo ng sige. So, anong dapat gawin? Yung mga binanggit ko. Pagdating sa cholesterol, targetin niyo po yung hindi lalampas ng 200 milligrams per deciliter ang inyong total cholesterol. At pilitin nyo naman na ang inyong good cholesterol or HDL ay nasa 1:6. Ibig sabihin, kung ano po yung total cholesterol nyo, divided by 6, kung anong resulta lumabas, yun dapat ang inyong good cholesterol. Total cholesterol divided by the good cholesterol HDL, yan po ang tama. 1:6 ang proportion. Okay, 1:5. Mas maganda. Mas maganda habang mas mataas ang inyong good cholesterol, mas maganda po sa inyo, nagbibigay ng protection yan laban sa heart attack at stroke. So ano yung mga dapat kainin? Aba, ito yung common na tanong. Ano man dapat kainin? Ito, very simple. Ito, kung kaya lang ninyong gawin, no? Biro mo, nagki-Christmas party lahat, tapos ikaw kinakain mo oat bran. O kaya kumakain ka ng wheat bread, sila habang kumakain ng kare-kare, tapos menudo, mechado, apretada, tapos kumakain pa ng lapu-lapu, sugpo, tapos ikaw kinakain mo oat bran, nandun ka lang sa isang tabi, o kaya soda cracker. Parang aping-api, no? Pero di bale, mahaba naman buhay mo kaysa sa kanila. Eh, depende na sa pananaw. O kaya kung gusto mo, mag-carrot stick ka na lang doon sa isang tabi habang nagkukwentuhan sila, may hawak na beer, habang sila ay kumakain ng kung ano-ano, alimango, aligi. O kaya, ano ba masarap kainin pag, hindi ko alam eh, mangkare-kare, o kaya yung mga bagoong, tapos binagoong ang baboy, crispy pata, tapos ikaw ang hawak mo, singkamas, carrots, at pipino. Pero teka muna, parang aping-api naman ang dating, no? Pero, di bali, minsan lang to eh. Eh minsan lang mamamatay, machamba ang patay ni crispy patay. Ingat naman po kayo. Ano pa? Eh prutas. Eh wala naman limitasyon ng prutas eh. Pag nag-Christmas party ba, may mga prutas ba ba? Usually fruit salad yata nandun. Tsaka, aba, buko pandan. Alechiplan. Talaga, yung masasarap yan eh, no? Ice cream, no? Wala bang isang pirasong saging na lang dyan? Tsaka isang hiwa ng papaya. Okay lang yun, konting taste lang. Lalo na kung alam nyo may sakit na kayo, hayaan nyo na yung iba, pagbigyan nyo na sila, wag ka nang magsumabay. Yung walnut pala, maganda. Eh, pinagbabawal natin yung mani. Yung mani na kinakain pag may pulutan, yung maraming asin, may bawang, yun, bawal yun. Pero yung walnut, maganda pala yung walnut. Lalo na pag hindi yung roasted na prinito mo kung ano-ano. Pag biyak mo doon sa shell, kinain mo yung walnut, nakakababa ng bad cholesterol yan. Then, iwasan na uminom ng alak. Yung mga cakes, limitahan nyo. Candies, carbonated drinks, nawala yan. Kape, processed food, yung mga nasa lata, mga may food coloring, iwasan nyo na po yan. Nagpapasama yan. Sa gatas naman, pwede kang maggatas kung gusto nyo. Non-fat milk, mga non-fat cottage cheese, pwede naman. Kung kakain naman ng mga sinasabi ng white chicken, no? Pwede gawin nyo skinless. Yan. Actually, nakalagay pa rito, preferably turkey. Ay, hindi naman uso sa Pilipinas ang turkey, eh, di ba? Dito sa atin, ang uso, ano ba yan? One-day-old chick. Kaso, hindi rin pwede yun, eh. Pinito sa mantika na kumukulo yun na kung ano-anong, ano, ilang beses ginamit. So, hindi rin advisable, ha? Then, mag-exercise. Then, uminom na maraming tubig. Kagaya nung sinabi ko last Sunday, 2 basong tubig pagkagising sa umaga, bago kumain sa handaan, 1 basong tubig, maligamgam, huwag malamig, huwag din mainit, maligamgam lang, pwede na po yun. Lalo na pag piyesta, malapit na mga piyesta-piyesta, di ba? After Christmas, mga piyesta-piyesta naman. So, 1 basong tubig, maligamgam, bago kumain, makakatulong po na malaki yan, okay? Yung pinag-uusapan natin coronary artery
disease. Ang susunod na dyan, heart attack. Susunod, heart attack. So, ano pwede nyo maramdaman? So, ito na yan. Heart attack na. Eh, tigas ng ulo mo. Di heart attack na. O di, ito na. Yan nga pinag-uusapan natin tuloy-tuloy. Coronary artery disease, heart attack. Then, pag-uusapan natin, memorial plan. Wala eh. Talagang kailangan kasi tinatakot ang tao eh, no? Ano yung mga symptoms na inaatake ka na sa puso? Sige, makinig kayo, ha? Number one, ba, meron parang may nakadagan sa dibdib nyo. Diyan sa may gitna mismo, may nakadagan. Tapos yung sakit parang umaabot hanggang leeg, hanggang panga, hanggang balikat, kadalasan kaliwa. Pero pati kanan, minsan nangyayari. Tapos hindi mo may angat yung kaliwa o kanan na braso mo. Yan, minsan nangangalay, mamanid. Ano, paano pa? Hindi ko kayo tinatakot, sinasabi ko lang yung totoo. Tapos nahihilo. Aba, naramdaman ko yata ngayon araw yan, ha? Shortness of breath, parang kinakapos ng hininga. Tapos pinagpapawisan. Tapos medyo nanginginig ang kalamnan. Nasusuka, naduduwal. Tapos minsan nininimatay. Yan, yung mga binanggit ko, kung meron kanyan, tatay, nanay, lolo, lola, punta ka agad sa doktor. Huwag niyong intayin yung, tapusin ko muna itong Christmas. Next year na ako magpapagamot. Ay, nako, pumunta ka na kagad. Baka hindi ka umabot next year, ha? Okay, anong risk? Aba, pag nagkaroon ka na ng heart attack, minsan mild. Okay lang. Moderate. Okay lang. Paano kung massive heart attack? Pag massive, ibig sabihin na massive. Pwedeng mass burial, parang ganun. Ingat na. Ibig sabihin yan, isang atake pwedeng tigo. Kaya yung mga ibang matatandang yabang, ako inatake ako sa puso, 5 beses buhay pa rin ako. Sabi ko, baka machamba ka ng pang-anim, ha? So yan, heart attack risk, no? So binibinanggit ko na yung mga pwede maramdaman. So ano mga dapat gawin? Walang first aid pagdating sa heart attack. Yung pag nakaramdam kayo ng mga sinasabi ko, walang first aid po dyan. Dumaretso na kagad kayo sa isang hospital o center para masuri maigi at mabigay kung ano nararapat kagad. Ang number one dyan, oxygen. May oxygen ka ba sa bahay? Oxygen tank, lalagay mo sa ilong mo. Number two, iswero dapat. O may iswero ka ba sa bahay? Kung meron ka niyan siguro, pwedeng first aid yung mga yon habang dinadala sa hospital. Yan. Ngayon, pag medyo minalas-malas, pagpunta mo sa doktor, ang unang gagawin, sasaksakan ng gamot na pampalabnaw ng dugo. Usually, mga heparin, coumadin, bibigayan ng doktor, no? Either iniinom o kaya isasaksak. Pangalawa, kung mataas ang blood pressure, ibababa yung blood pressure. Tapos, kung duda ang doktor na may mga bara sa puso, magre-request ang doktor ng coronary angiogram. Mura lang yan, mga 50,000 siguro pinakamura. Then, pag minalas-malas dyan, nakita may bara, baka tuloy-tuloy na. Mag-a-advise ang doktor ng angioplasty. Ayan, mga siguro 500,000 na po yan. Ayan. Tapos pag sinabing, aba, hindi kaya ng angioplasty, triple, quadruple bypass, mga 1 million pataas. Ayan. Uy, may pera ba kayong ganyan? Aba, yung pambili nga ng gamot sa high blood, wala. Paano tayo magpapa-angioplasty tsaka angiogram, tapos mga bypass? Kaya nga, ngayon pa lang, mag-ingat na. Diba? Well, pag kayo naman ay nagkaroon ng heart attack, kung ito'y mild, well, within 1 year, kung talaga naman nag-ingat kayo, makaka-recover naman kayo unti-unti. Usually, ang delikado, yung first 3 months ng pagkakaroon ng atake sa puso, once na nasundan ulit ng isa pang atake, nagkaroon ka ng angina pectoris, ayan ang delikado. Minsan, nagiging irregular ang heartbeat at biglang magkaroon ng heart failure. Doon tayo nagkakaproblema. So, dapat ingat, ingat, ingat. So, kung meron po kayo ng mga sinabi ko at meron po kayong mga risk factors na nabanggit ko, ingat na po kayo. Sumunod na po sa lahat ng aking mga sinabi na dapat gawin nyo at wala nang ibang gagawa kundi kayo. Hindi nabibili sa mercury drug ang uminom na maraming tubig, ang exercise, yung maging mabait, huwag maintang ulo, magpahinga, huwag masyadong konting bagay, sigaw dito, sigaw doon, wala nabibili niyan. Kasi kung meron, pipilitin ko ako mag-imbento niyan. Dahil ang Pilipino, gusto iinom lang, pero ayaw mag-exercise. Aba, pag inom mo ng gamot, nag-exercise ka na, automatic, pwede yan. Aba, may nag-request dito, mag-gamnam daw ako . Kaso wala naman TV yung iba. Pero titingnan ko, ha, pag may chance tayo, sa ating pagbabalik, yung ating portion ng liham ni Lola at Lola, gagawin ko muna magbabasa ako ng mga text question. Dahil may nabasa akong letter mula kay Lola Tasing Diaz ng Morong, Bataan. Alam niyo po, Lola, congratulations, ha? Kasi yung sulat niyo, parang mas maganda pa sa sulat ko.
mas bukang doktor kayo. So, bihan nyo. Sasagutin ko po yung tanong ninyo, Lola Tasing Diaz. Tatawagan ko po yung number na binigay nyo para makapag-usap tayo, ha? Lola, dyan ka lang. Huwag kang aalis, ha, Lola? Dok, tulungan ba ako? Iniisip ko kasi ako yung isang aso. Ganun ba? Ano pangalan mo? Bert po. Bert! Jump! Dr. Gary C. ang aking gabay sa kalusugan.